Meron noon dalawang magkapatid na pumanaw na at ang kanilang lola. Sino yun? Si ano yun? Si Ligaya Hamyudan, si Lola. At yung magkapatid na si Jemar Bab Hakam, no? 70 years old at yung kanyang kapatid na si Tan Bab Hakam, 14 years old. At gusto ko makausap yung kanilang ama eh. Eh, may telepono ba kayo? Pwede ba? Eh, natawagan ko lang ha. General, para makausap natin. Sige kasi. Po. Sige kayo. Hindi ata nakapagsasalita. Maraming salamat to dahil sa inyo pong pag-ano, tinulungan nyo kami na matawagan sila. Okay. Ito yung pangyayaring to, eh, kailangan nyo nalalaman natin kung ano yung sitwasyon natin mga kababayan. Lalo-lalo na ho, ating mga kasundaluhan. At napakalungkot ito. Lalo-lalo na ho, sa mga naiwang pamilya. Yung iba, mga yung bata pa ho, yung iba, may buntis pa. Di ba? Tatawagan ko lang ho. Ako, di wala kayong tulog. Nakikita ko, lagi kayong misa. Pag na-text ko kayo, sabi mo, tatawagan kita ulit. Nasa meeting lang ako. Sino ba yung makakausap natin yung tatay na? Hello? Hello, sir? Hello, magandang hapon po. Si Willy po ito sa Wawawi GMA. Hello? Ayan, nanonood sila eh. Magandang hapon po sa inyo. Meron bang makakausap tayo? Si Hamjad Ijaz. Andiyan ba si Haid ba? Hamad Ijaz? Hello, magandang hapon po. Ito, bali sa patikul sudur. So, okay. Siguro hindi nila madinig. Katawagan ko lang ulit, no? At, gusto ko lang sana mong makausap yung tatay, eh. Kasi, siyempre, dalawang anak niya. Bali po yung matanda, hindi niya apo yun o apo, ano ho bang istorya nun? Ano bang sabi? Nung nakausap niyo? Apo? Ah, apo niya. Yung dalawang bata. Parang pinuntahan niya eh. Kaya... Hello, hello? Hello, magandang hapon. Ito din. Hello, magandang hapon po. Si Willy po ito, ni Villame. Po, magandang hapon din. O, sino po sila? Andiyan po ni, ano, ni Amjad Ijaz. Hamjad Ijaz, eh, siya ho ba yung tatay ng mga bata? Hindi. Siya yung asawa ni Lola. Hello? Kasi nasa bundok sila. Hello? Hello, sir? Pakihinaan lang po yung TV nyo para hindi tayo mag-echo. Pakihinaan yung TV, please. Hello? Pwedeng pakihinaan yung TV? Kuya Will po. Oo, si Willy po ito. Okay, napapakinggan nyo tayo, napapanood tayo. Asan nyo yung tatay ng dalawang bata? Siguro hindi mahihirapan tayong kausapin sila sa ngayon. Hello? Sir? Oo. Asan yung tatay ng dalawang bata? Kuya Will. Hindi niya ako madinig. Hindi, bale, ganito na lang. Tatawagan ka na lang. Andito rin po, Kuya Will. Okay, ganito, no? Ang tatay niyang pangalan ng tatay ng kanya, Jemar Bab Hakam. Jemar Bab Hakam. Pwede ba makausap? O, kasapin ko lang siya. O, sige, pwede bang bigay mo yung telepono? Sila ba yung mga kapatid nating Muslim, no? Okay. Kuya Will. Jemar? Kasi mahirap po yung pinagdadaanan nila. Isipin niyo yung dalawang batang anak niya. Hindi naman natin alam kung nangang talagang pangyayari, pero... Yan. Jemar? Mukhang mahirapan tayo. Andiyan ba yung tatay ng bata? Ang dalawa? Hello? Kasi ang alam ko, medyo ayaw pang magsalita ng tatay. Nagtitulala pa daw. Hello, andyan ba yung tatay ng dalawang bata? Ang nanay niya. Ako ang nanay ng dalawang
nanay daw siya ng dalawang bata. Ah, kayo po yung nanay? Napuputol eh. Siguro, tatawagan ko na lang. Okay, tatawagan. Ah, basta... Medyo magulo. Tatawagan ko na lang po kay mamaya. Offline na lang po. At sa ano lang, hindi na lang po si camera. Okay, salamat po. Okay. Mahirap po kasi, no? But anyway, sa lahat ng pamilya na naulila, ito, sarili ko naman itong pag-iisip at sarili ko naman itong desisyon. Ito, general, mabibigay po ako ng total kasi 49 matay, no? So, 100,000 each sa pamilya na naiwan. So, bali 4.9 million. Tama po ba? So, ito po, sa Philippine Air Force, kay Colonel Ulysses Marquez, bali, ang bibigay po natin is 1,200,000. Tama po ba, sir? Pakicheck lang ho. Kasi ho, sabi ni General Arevalo, ihiwalay kasi may mga army. And then, pakita lang natin. John, yung camera, direct. Lapit mo yung camera para makita. Kasi importante ito, i-record din na ito eh. Nalapit nyo, lapit nyo. Ito po, yung bali, kasi sabi ni General, sundin ko siya, bibigay natin sa isang tao, no? Yung po namumuno. Siya po ang survivor officer na siyang namamahala sa paghatid ng mga benepisyo na nakalaan para sa kanila. Bali, sa Philippine Air Force po ito. Philippine Air Force, ayan po yan. Opo. So 1.2 po yan. Ito naman po, 3.7 million para naman po sa ating po mga Philippine Army, kay Colonel Francisco Molina po. Ayan po, sir. Yan po ay napag-ipunan ko. At ano naman natin yan, kung di mo naman, di ba, gagamitin. So, and then, ayan po, bali po, sa pamilya po na naulila, yun lang pong ibibigay ko, pasensya na kayo. Tigo 100,000 each, sana po makatulong yan. At, of course, ang alam po ni General Arevalo, sa kanya ko po pinagkakatiwala yan. At sabi nga ni General, may mga tao din po dapat pabigyan yan dahil po sila po yung nangangasiwa doon. And also doon sa pamilya po ng dalawang bata, yung pong namatay na 17, si Jemmer Bob Hakam at si Tan Bob Hakam, 14 years old. Eh, dalawa yun, saka si Lola, tatlo. Magbibigay din po ako sa mga naulila na tigo 100,000. So, a total of 5.2 million po ang pagkakaloob namin. Pero, didirekta na po namin daw yon sa pamilya. Yun ang sabi nyo. Apo. Tama po yan, ano, Kuya Will. Yun pong mga survivor officer nito, kaya po sila yung ating pinangalanan, sila po yung nagatid na no, ng tulong. 80,000 po ang natanggap ng bawat isa sa mga namatay as burial assistance. At meron din pong special financial assistance sa bawat isa sa kanila, pagitan ng 430,000 at saka 103,000. Depende po sa ranggo at kung gaano katagal ang serbisyo. Yun po ay natanggap na nila. Kaya po ito mga pangalang binigay namin sapagkat sila na rin po ang naging contact ng mga pamilya. Okay. Kaya sigurado po kayo, we will, at sinisiguro po natin sa inyo na makararating ito sa mga dapat na beneficiaryo nito. At sa ngalan ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, Kuya Will, sa ngalan ng aming AP Chief of Staff, si General Cirilito Subihana, gusto ko pong iparating sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Bagaman may tulong po ang Armed Forces of the Philippines at ang ating pamahalan, si Pangulong Duterte, si Senator Go, nagpadala na po sila ng tulong, natanggap na po, ay malaking bagay pa po ito na buhat sa inyo na tumutulong ng bukal sa loob na makarating ito sa kanila. At sinisiguro po namin na matatanggap nila ito sa lalong madaling panahon. Ito po ang sandali na kailangan nila ito upang alam naman natin, Kuya Will, na hindi ito kailanman makababayad sa buhay na nawala hindi na nito maibabalik anumang benepisyo ano, at tulong na ibinigay natin. So balit kahit paano, makakapag-ibis ng damdamin nila at pagkadalamhati at makakatulong na makapagsimula ng panibagong buhay. Kaya nagpapasalamat kami ng lubos sa iyo, Kuya Will. Sana pagpalain ka pang lalo ng Panginoong Diyos. Bigyan ng malakas na katawan at malinaw na isipan. At huwag makinig sa mga kung ano-ano ang sinasabi sapagkat marami ka natutulungan. Nag-umpisa sa Marawi at ito muli pinakita mo yung pagtulong sa aming mga kawal. Likas po sa amin ang nagdadamayan, lalo na po kasi kahit sino sa amin pwedeng malagay sa kasalukuyang kinalagyan ng mga nauli na nasawi naming kasama. Kaya kailangan po naming magtulungan. Walang may gusto ito ng pangyayaring ito. Sinisikap po natin lahat ang ating magagawa upang sa ganun ay hindi mangyari ang mga gaya nito. Subalit nangyari na nangyari,
So ang way forward is patuloy nating aalamin sa pamamagitan ng investigation, Kuya Willie, ang black box ay naipadala na sa Estados Unidos upang pag-aralan ano, kung ano ang tunay nangyari, ano naging sanhi, upang kung meron tayong baguhin, kailangan i-adjust sa ating mga pulisiya at doktrina, gagawin natin upang hindi na ito maulit. But on top of it, yun nga, naipakita natin sa ating mga kapwa ang pagtutulungan. At ang inyong mga sundalo ay nangangako na patuloy naming gagampanan ang aming tungkulin kahit ito ay mga hulugan ng pagkasawi ng aming buhay. Sabi mo nga, puso para sa bayan. Salamat po. Salamat po. General, Armed Forces Spokesperson General, of course, Major General Edgar Arevalo. Sa lahat po ng mga pamilyang naulila, hindi man ho kami gobyerno, parang parte na rin kami ng gobyerno. Dahil po, tutulong kami, tutulong sa ating mga kababayan. In behalf of GMA7, ako po, ang aking mga staff, dito, lahat kami rito, isa lang ang gusto namin. Sana ho wala nang ganitong aksidente pa mangyari. Hindi yung importante yung tinutulungan kayo. Ang importante po, wala na po aksidente. Para po hindi na ho tayo magkaroon ng ganitong damdamin na nararamdaman. Nakikita lang hating pakikiramay po ako sa lahat po ng mga pamilyang naulila. Maraming salamat po, General. At sana sa susunod natin pagkikita, hindi na ganito. Yung masaya naman tayo, nagsa-celebrate naman tayo ng mga kasundalo natin, nagsasayawan naman. Lahat naman, hindi ba? Yung, meron naman tayong panahon na makita ko naman lahat ng sundalo natin nakangiti. Hindi lagi nakayuko at lumuluha. Pero tandaan nyo ho, sa lahat ng mga frontliners, lahat, at sa ating sa kasundalohan natin sa buong Pilipinas, salamat sa puso nyo para sa bayan. Maraming salamat po, General. Salamat at welcome ka, Kuya Will, sa lahat ng kampo ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. Salamat po. God bless you, Kuya Will. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Binabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga squami ko dyan. Na gusto niyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the bell button para lagi kang updated. Yun lang!